Kakandidato ulit sa pagkasenador si Manny Pacquiao, pero sa pagkakataong ito, kaalyado niya si Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Reynel Pawin. Siguro, kailangan na, hindi na pa kailangan ipakilala at babatiin ko na lang ang idol ko, ang idol nyo, ang idol nating lahat, ang dating senador at babalik na senador, Senator Manny Pacquiao. Nakangiting sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos ang planong pagbabalik Senado ni dating Senador Manny Pacquiao. Magkasama kanina ang dalawa sa pamamahagi ng ayuda para sa mga magsasaka at mangingisdang apektado ng El Nino sa General Santos City. Matapos ang pahayag ng Pangulo, naglabas ng statement ang kampo ni Pacquiao. Kinumpirma nilang tatakbo sa 2025 senatorial race ang dating senador sa ilalim ng tiket ng administrasyon. Nakatakda raw makipag-alyansa ang political party ni Pacquiao na PROMD sa Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Marcos. Matatanda ang matapos ang termino ni Pacquiao sa Senado noong 2022, sumabak siya sa presidential race pero pumangatlo lang kina Pangulong Marcos at dating Vice President Lenny Robredo. Kamakailan lang nakipag-alyansa rin ang Partido Federal ni Marcos sa lakas CMD ni na dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at House Speaker Martin Romualdez. Si Arroyo ang naging daan sa pagbuo ng unity team ni na Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte. Sabi ni Romualdez, siguradong bubuo sila ng 12 senatorial candidate para sa 2025 midterm elections. Kumbaga, parang bagong unity team at ang una nga sa listahan, si Manny Pacquiao. Dating miyembro ng PDP laban si Pacquiao kasama sina dating Pangulong Rodrigo Duterte hanggang sa mahati sa dalawang paksyon ng partido. Sa isang event sa Cebu kamakailan, inanunsyo na rin ang paksyon ni Duterte ang ilan sa kanilang mga ini-endorso sa pagkasenador. Sina Senators Ronald Bato de la Rosa, Francis Tolentino, Bongo at aktor na si Philip Salvador. Nagbabalita mula sa frontline, Reynel Pawid, News 5. Mga kapatid, Ed Linggaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.